Magandang araw po sa inyong lahat. Hello sa ating mga mahal na mga bata, mga magulang, ate, kuya, tito, tita, lolo at lola. Ako si Ate Mitch, ang inyong kakampi sa pagtalakay sa mga isyong malaki ang kinalaman sa kabutihan ng ating mga bata. Makabuluhang kwentuhan na may kasamang kulitan. Mga tanong ninyo, sasagutin ko. Ito ang Bata-Bata, Sagot Kita! Nararanasan ba ng anak mo ang mabuli? Eh, paano naman kung ang anak mo ang bully? Ano ang dapat natin gawin? Sasagutin natin yan kasama pa rin ang ating special guest co-host na napaka-cute. Walang iba kundi ang internet sensation na si Little Attorney Kay Casabal. Yay! At ang baby ng bayan, si Baby Boopsy! Ayan! Kumusta ba, Attorney Kay at Baby Boopsy? Okay lang po ako, pero hindi ko alam si Attorney kung okay siya. Okay lang din po ako. Aba, yeah! Very good! Ay, kayo po, Ate Kong Mitch, kumusta ka? Mabuti naman ako. Kaya lang, syempre dahil anak natin ang pag-uusapan paano kung bully eh, ready na ba tayo sa usapang ito? Pwede, pwede pong sample. Alimbawa, anak ko kayo, paano ba kayo mag-bully? Taba. Ba, nagsalita siya. Tapos yung... ikaw, liit. Ganun. Okay. Naranasan mo na bang mabuli? Alam mo ba yung bully? Hindi po. Yung tinutukso. Yung ano, tinutukso kawari. Mm-hmm. Minamaliit ka, ganun. Parang inaaway ka ng kaklase, ganun. Ganyan. Kakalaro. Ikaw ba, gusto mo rin na ikaw yung manunukso sa kaklase mo? O sa sa kaibigan mo? Hindi po. Dapat lang po silang hindi awayin din po. Kahit na tinutokso po kayo, huwag din po ninyong awayin. Oo, narinig mo yun. Ay, oo nga pala, Attorney Kay, no? Ayaw mo nga po pala talagang may inaaway or binubuli nga ba? Tano? Oo. Kasi pinagtatanggol mo, di ba? Pero kahit na libas malakas pa sa kanya, pag nakita niya sa dapat ipagtanggol niyo din. Sige. So ito na 'yon. Ano na nga ba ang dapat gawin ng mga magulang kung mismong anak na nila ang nananakit sa ibang mga bata? Ay, ano nga po ba dapat gawin ng magulang? O, Attorney Kay, unang kaso mo yan. Ano ang dapat gawin ng magulang kapag ka ang mga anak na nila ang mismong nagtutukso sa ibang mga bata? Dapat po kahit na po malikot yung mga bata, dapat lang pong pagsabihan ng pagtiwalaan ng maganda para po matuto na po sila. Ayun! Nako, kayong mga magulang at Little Attorney Kay pa lang ang nagsisalita niya na kaya dapat nakikinig kayong mga magulang. Oo, dapat huwag gawin ang mga ayaw mong gawin sa'yo. Tama! Mm-hmm. At saka Ate Kong, gaano karaming bata nga po ba yung nagiging biktima ng bullying? Aba, napakamagandang tanong niyan kasi may datos tayo sa Council for the Welfare of Children na ayon sa United Nations, mahigit kumulang sa 130 million o isa sa 3 bata ang nagiging biktima ng bullying. Ayon pa sa naturang report, bullying ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit may mga batang ayaw nang pumasok sa paaralan. At kung bakit may mga ilang nagkakaroon ng mababang marka at lalo na yung self-esteem. Tsaka trauma. Oo, di ba? Attorney, anong dapat na sabihin natin sa kanila? No to bullying. Yeah! Very good! Tama! Tsaka kayong mga bata, huwag kayong nang bubuli ah, kasi pag kayo nabuli, di masasaktan din kayo. Opo. Walang magulang na gustong maging biktima ng bullying ang kanilang mga anak. Kaya naman patuloy ang pagpapaigting ng mga magulang, guro at opisyal ng paaralan at pamahalaan sa pagpapatupad ng mga batas at programang maaaring makatulong sa pagsugpo ng bullying. Tama! Ngunit,
Paano kung ang anak na nga mismo natin ang nananakit sa kapwa nila bata? Ang isang article sa smartparenting.com.ph tungkol sa bullying, idinetalye kung ano ang mga hakbang na maaari mong gawin kung nakakitaan mo ng bullying behavior ang iyong anak. Kasi ako man, yung anak ko, pagka siya na ang nagbubully, medyo alarming na yan sa mga magulang dahil ayon sa isang psychologist at counselor, kailangan mong tignan ang pamamalakad mo sa iyong tahanan. So mga magulang, makinig po kayo mabuti dito. May mga tinatawag na unconscious patterns na maaaring nakaka-impluwensya sa anak mo upang lumaki silang bully. Tama po. Kung lumalaki ang mga bata sa isang environment kung saan normal ang verbal at physical abuse, maaaring madala nila ito sa paaralan hanggang sa kanilang pagtanda. Halimbawa, attorney, kapag nakikita mo kasi na ang magulang mo, sigaw ng sigaw. Diba? Magiging bully ka din. Kaya anong may papayo mo sa mga nanay na may anak na nabubully? Pag po silang mangbully, kasi po, pag ginaya nila, edi masasaktan din po sila. Oo, Attorney Kay. May epekto rin kung paano mo kakausapin ang iyong anak. Importanteng piliin ang iyong mga salita, mga nanay, kung ano ang bibitawan ninyo sa inyong mga anak. At siguraduhin maayos din ang tono ng iyong pananalita. Importante rin binibigyan mo ng atensyon ang iyong anak, lalo na kung mayroon siyang sinasabi sa iyo or tinatanong sa iyo. Makakatulong din na malaman kung bakit ba nambubuli ang isang bata. Maaaring isa rin sa mga dahilan ay gustong mapabilang ng bata sa isang grupo na nambubuli. Siya ay nabuli sa bahay o sa eskwela at gusto niyang gumanti sa iba para maibalik ang nawala niyang sense of power. Maaari din na naghahanap siya ng atensyon sa magulang, teachers or classmates. Iniisip niya na kalaban ang ibang bata kahit hindi naman sila masasama. Ate Mitch, ano pong dapat gawin para masolusyonan po ito? Oo, Attorney Kay. Dapat maisa-isa natin ito para masolusyonan natin ang mga hakbang para masabi natin sa mga magulang ano ang dapat nilang gawin. Oo. Ano po ba yung number one? Okay, Ate Bubsy. Dapat makipag-communicate sa anak. Diretsuhin ito at itanong kung ano yung nangyari. Siguraduhin maparating ang mensahe na ikaw ay makikinig sa kanya at sabay ninyong aayusin ang nangyari. Huwag na huwag pagagalitan ng anak. Alamin muna dapat ang kwento kung bakit niya ito ginawa. So, siyempre, pangalawa po, ipaalam po sa anak kung ano po ang mararamdaman niya kung siya ay nabully. Siyempre, ayaw din niya pong mangyari sa kanya yon. Tama. Number 3, tanungin ang anak kung sa tahanan ba ay nakaranas ang anak na nabully siya. Dapat pinag-uusapan kasi ang mga bagay na ito at bigyan ng aksyon para sa tahanan pa lang, matigil na yung mga eksena ng mga pambubuli. At ang pang-apat, Attorney Kay, magbigay ng meaningful consequences. Halimbawa, kung ang anak ay ginagawa ang cyberbullying, sabihin na ang consequence nito ay ang pagputol ng inyong internet connection at maaari siya ay ipakonsulta sa psychologist upang solusyonan ang kanyang behavior. Number 5, make it right and stay connected sa inyong mga anak. Kapag naitama mo ang kanyang behavior, ay ipagpapatuloy pa rin niya ang connection sa anak upang gabayan at paalalahanan ang mga dapat at hindi dapat gawin ng bata. May sasabihin ka, Attorney Kay? Apa. Ano po yun? Dapat po lang silang manahimik sa bahay. Para hindi raw sila nabubuli. Mag-stay na lang sa home. Ano yung dapat sinisigaw mo kanina? Please? Please stop bullying. Okay, so sa mga parents din po dyan, dapat masyado po kayo nakatutok sa mga anak nyo, ha? Hindi
dapat pinapakawalan ng atensyon ang mga bata. Goodbye is the best policy for making good mothers. Yes, totoo naman. So, sana ay may natutunan tayo today. May natutunan ka ba, Attorney Kay? Apo. Oo. Lahat po ay dapat lang pong gawin para po hindi na po sila mamura ng magulang. Ayan, syempre natutuwa tayo, Attorney Kay, dahil at least habang ngayong bata ka pa, ay natututunan mo na ang mga bagay nito. Para kung sino man ang magulang, gaya ng ginawa mo dun sa viral video, na pinagtanggol mo yung bata, di ba? At tuturuan din dapat ang bata na huwag maging bully, di ba? Apo. At mali ang magmura ang magulang, di ba? Dapat hindi yon kinakakitaan ng bata na nagmumura ang magulang. Oo, kasi gagayahin, di ba? At ayan, nandami na naman sana natin natutunan. Sana ang mga magulang na nanonood sa atin ay may natutunan din, di ba? At tandaan niyo po, narito rin palagi si Ate Mitch para gumabay sa mga batang Pinoy at masiguro ang inyong kabutihan. Ang tanong ninyo, sagot ko, ito ang bata-bata, sagot kita! Sagot ka niya! Sagot ka niya! Ha ha ha.